Pag XOFW, automatic nga ba na-upload? Yun ang kinakatakutan ng mga... Or yun ang tanong ng bawat OFW or XOFW pagka magtutur sila. Automatic nga ba na i-upload ka ng immigration pagka ikaw ay XOFW? Ang sagot dyan, no? No. A big no. Laging sinasabi naman yan ng immigration eh, immigration bureau, na hindi dahilan yung pagiging XOFW mo para ikaw ay automatic na i-upload. Tandaan nyo, kada labas natin, nagsisimula tayo sa zero. Kung lumabas ka dati bilang legal na OFW, wala kang kahirap-hirap eh. Di ba? Ngayon, paglabas mo ulit ngayon, hindi na OFW, ibang dokumento na yung isasubmit mo. Hindi na yung katulad ng dokumento na isinubmit mo nung ikaw ay OFW. Ano ba yung legal na dokumento na number one, pinaka-importante nung ikaw ay OFW? OEC. Di ba? OEC. Pero ngayon, hindi ka na OFW eh. Ikaw ay after some few years, or pagpalagay natin, kadarating mo lang as XOFW, nakaipong ka, and then ayaw mo nang bumalik doon magtrabaho. Pero gusto mo naman bigyan ng konting kasiyahan yung sarili mo, kukuha ka ng konti doon sa naipon mo, mag-abroad ka for relaxation, for tourist na talaga, automatic ba upload ka? Hindi. Basta mapatunayan mo lang sa immigration officer na ikaw ay capable para mag-tour. Self-funded, wala kang sponsor. Kasi ang ibig sabihin ng tour, yung literal na ibig sabihin niyan, para sa akin, para sa inyo rin siguro, ang pagtutour, gastos 'yan. Of course, tour, pamamasyal. Ang ibig sabihin ng pamamasyal, gastos. Kahit dito ka nga sa Pilipinas, mag-tour eh. Di ba? Gastos eh. Ngayon, pagka ikaw nag-tour ka sa labas, ibig sabihin, abroad, eh maliwanag, gastos yan. Kung ikaw ay dating OFW, may mga dokumento naman na ihingin lang sa'yo para mapatunayan na ikaw ay hindi na OFW ngayon, ikaw ay isang totoong turista na talaga, magtutour ka lang, patutunayan mo lang yun. Pero hindi ibig sabihin na pag XOFW, automatic upload. The answer is big no. Ganon, kasimple yun.